Dito na tayo sa paanan ng si Tubo Falls. Alas 4 na madaling araw ay nagising na tayo. Maaga tayong magsisimula dahil malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Oras po natin 5:19. Tara na. Kahit di masyadong maaga yung simula namin, pero okay lang. Kasi wala masyadong sasakyan pa. Masahin pa ako ng bigat kasi mahirap na magbaho ng kanin na malamig. Okay, pagas muna tayo mga lod. 200 po ninyo ha. Ang ganda po ng mga sapatos ng aking mga kasama ko, Islander, tapos yung isa, anong tawag dyan? Chinilander. Dalman, ganito yung mga kasada nila. Maraming mga portion na dire-repair. Ngayon, mula dito sa si Dalman, ganito yung kasada nila. Napakaganda. 4 lanes din. Malawak na malawak. Marami na akong narinig dito ng mga na-aksidente sa kasada nito. 20 kilometers na lang, no? Ay mararating na natin ang bayan ng Sindangan. Ayan na, nakita ko na yung napakalaking estatwa ni Jesus Christ. Ibig sabihin nito, malapit na tayo sa sentro ng Sindangan. Nadala kaming kanin at ulam na itlog. Pero alam kong kulang pa ito kasi lima kami. Miss Philippines Air. Wow. Oh yeah. Lapdot mga lods. Kakain na tayo. So oras natin ngayon ay 7:03. Nagsimula kaming magbiyahe ay nasa mahigit 5:20 ng umaga. Kailan sir? Niyo sa tinula. Nalamig noon. Pwede ra. Salamat. Yan, order tayo ng dalawang serve ng tinula. Kasi may dala kaming kanin. Oh yeah, may itlog pa. Target namin ay makarating kami ng siguro mga alas 9 para mas malaki yung may vlog namin, no? Itong dinadaanan natin na bridge, ito po yung pinakamahabang bridge sa buong Sampuanga del Norte. Tawag pala nito ay Sindangan Bridge. Ayan o. Ito na ata yung pinakawasak na daanan ng Sindangan. Wow! Ito na ata yung pinakamagandang kalsada so far na nadaanan natin sa biyahe nito. Leon D. Postigo! Wiwi muna tayo mga lods. So, okay, pull in line. Diloy na po tayo. Didiretso na lang kami ngayon sa Tampilisan kasi hindi niya makontak yung lolo niya, yung kasama natin. Kaya let's go! Galing po doon sa Diloy, nasa 19 kilometers ang biyahe papuntang Tampilisan. Kilo-kilo 100, napakamura po naman ganila dito. 3 for 100 pesos. Evergreen po daw ito. Wow, matamis pa sa inyong relasyon. Ito
na yung sentro ng Tampilisan. Ang ganda po ng kanilang bagong munisipyo. Ayan o. Maganda rin yung pwesto ng kanilang munisipyo dito kasi nasa high ground. Sabi nung natanong natin kanina, nasa 8 kilometers pa daw yung Sitobo Falls galing dito sa sentro. Shoutout po sa kanilang tourism officer dito, si Sir. Oh, ito yeah! Bakoy pa kanya. Oh, yeah, Lapros. Oh, yeah, Lapros. Ito po kami dumaan, papuntang Sitobo Falls. Alright, tapos kakanan tayo, tapos kakaliwa. Dire-direcho. Dire-direcho lang. Uy, sa kanan tayo pagdating dito. Ay, kakaliwa. Kakaliwa pala. Ayos na ayos po ang biyahe na ito. Kasi sumahan talaga tayo ng kanilang tourism officer. Kahit mag-isa lang siya. You know, may Sitobo Falls, Naga. This way to Naga. Uy, kalsada pala ito papuntang Naga. Shortcut. So, ito yung makikita natin pagdating mo mismo sa lugar ng Sitobo Falls. Welcome to Sitobo Falls. So meron silang ganito. Bago ka makakapasok sa daanan papunta sa Sitobo Falls ay kailangan mo munang mag-logbook dito sa Tampilisan Tourist Assistant Desk nila. Bawal malibang sa suba o sa pa. O doon ay multa. Patay. Sobrang pababa daw ang kalsada dito. Naog lang siguro sa ta. Naog lang sa backline lang sa gid para dilikuan. Ganito po pala yung kalsada dito pag malapit ka na sa Sitobo Falls. Ah, alright. So ganito pala. Buti na lang ay pinababa ko na yung mga kasama ko. Kasi ganito yung kalsada dito. Buti na lang ay hindi umulan sa araw na to. Hindi ay siguradong madulas to. Woo! Wow! So ito pala yung Sitobo Falls. Ah! Grabe! Discover Tampilisan. Kailangan pang maglakad ng ilang metro para makita talaga yung nasa picture na pinapakita nila. Wow! Wow! Paglupit ng formation ng bato. Sir, mao gini ang pinakadako nga waterfall? Yes, sir. Mao ni pinakadako karon nga waterfall diri sa Sambuanga del Norte. 2,800 na ito ang mga bisita taga bulan. Sana na-record lang. Yan po yung sinatawag nilang Sitobo Falls, ang pinakamalaking waterfall dito sa probinsya ng Sambuanga del Norte. Pero sa palagay ko, ito yata ang pinakamalaking waterfall sa buong Sambuanga Peninsula. Na nakita ko. Pwede ka rin magluto dyan, banda. Nakikita ko yung mga bata, meron silang life vest na sinusuot, no? Malalim si ata dyan sa gitna. First time in my life sentence. Ang ganda pala ng Sitobo Falls. Wow, sulit na sulit po ang travel nyo dito. Woohoo! Okay kayo mga lods. Ang ganda. Ang sarap mabuhay mga lods. Oh yeah! Shout out po sa mga taga-Tampilisan. Subukan natin ang kanilang tinatawag na pangpalutang dito. You know? Oh yeah! Woohoo! Sa dito na po tayo, malapit sa paanan ng Sitobo Falls. So, woohoo! Okay mga kaitlogards! Oh yeah! Barangay Sitobo. Mau Sitobo po ang iyong pangalan. Yes. Back balancing. Yes. Okay, shout out sa ating mga viewers dito sa Tampilisan, mga kaitlogards. Oh yeah! Shout out sa viewers natin sa Tagasalog. Oh yeah! Wow, Barangay Councilor. Okay, thank you. Lapdos earns. Lapdos. Isa po sa mga pangunahing hanap buhay nila dito ay paggawa ng guma. Gaya po nito, nakikita natin. Ayan, yung mga gumagawa ng ganitong proseso sa puno, sanggutiro po ang tawag. Kailangan mo po ng helmet bago ka makakapasok ng kuweba. Murag engineer. Murag kwasa engineer. Kani, entrance po ni. So ganito po yung entrance nila dito. Buti na lang hindi tayo masyadong malaki o hindi malaki yung katawan natin kaya hindi tayo mahihirapan dito.
Mela ninyo ang cave nga kanaang prisko pa kay munigayong nitatik stalagmite stalagmite. Mm-hmm. Nga dugay tinulos tubig putik ina siya. Sige na gikapon man ay resulta. Talaga namang nakakamangha ang makakita ng mga ganitong rock formation. Isa ito sa mga pangarap ko na natupad sa araw na ito. Nakakapanghinayang nga lang at ganito na ang itsura ng ibang parte ng kuweba. Napakaraming bandalismo na sumira sa ganda ng kuweba. Ilang sandali pa ay nakakita rin kami ng mga lungga ng paniki. Kakaiba pa lang yung mararamdaman kapag nasa loob ka ng isang kuweba. Pagpapawisan ka kahit malamig naman sa loob. Kaya mo ginaya permission sa unang taas. Sidla, ina. Marahil ay hindi na kami makakabalik pa dito. Kaya minabuti na namin na sulitin ang panahon habang nandito pa sa loob. Kapag hapon ay ganito po yung ginagawa ng mga kalalakihan para malibang sila. Naglalaro sila ng volleyball. Meron din sila ditong night market na kung saan napakaraming pagkain ang iyong pagpipilian. At kung gusto mo ng mga produkto na gawa mismo sa kanilang bayan, meron sila ditong pasalubong center na LGU talaga ang namamahala. At syempre bago uuwi, paatindans muna tayo dito. Pampilisan! Salamat nga pala sa pamilyang Simborio at pinatuloy kami sa kanilang tahanan at pinakain. God bless your family! Ano, Teresuka, no?